Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, Sister Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinakalatest na nagaganap at nangyayari po kila Mengay, Alden at syempre sa issue kay Catherine. O kayo naman po nakakapansin, hindi po ba laging pinapakita ni Catherine yung legs niya at yung kumbaga pusod niya, kahit sabihin na natin na sexy naman po talaga ni Catherine, hindi po ba? Lalo na nga po kung pagbabasihan mo yung mga kaganapan niya, talagang hindi na po magbabago. Yun po yung sinasabi nila, hindi ganyan na si Catherine eh, talagang sexy na siya. Common sense na lang po ha, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga baguhan pa lang po. Nung panahon po nila ni Daniel Padilla, never pong nagaganyan si Catherine. Stricto po si Carla Estrada. Real talk niya, mga kaaldab, kung madalas kayong dati nanonood ng Magandang Buhay, hindi po ba nai-interview siya? Pero sasabihin ng iba, matagal na yan, Mr. Destiny, marami na nagbabago. Hindi, klaro ko lang po sa inyo na ngayon po siya naglabas ng mga ganyan. Ngayon po siya nagbigay ng mga kumbaga, masasabi natin na ngayon lang po siya talaga bumuhos ng mga posts na ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang alam mo na wala siyang, yung tipong yung karelasyon niya open na open, yung karelasyon niya pumapayag na, hindi, okay lang yan, magsuot si Catherine ng ganyan, total, maganda naman siya, total, sexy naman siya, po ba? At hindi nga po, si Alden Richards yon. Yan ang pinupunto ko at sinasabi ko po sa mga taong bumibisita at dumadaan po sa channel ni Mr. Destiny. Bagamat marami pong mga kwento na lumalabas, maraming issue na kumakalat, normal lang po para sa akin yan eh. Kasi alam ko naman po yung istorya at alam ko po yung buong kwento. Hindi nila po pwedeng sabihin na yan, si Mr. Destiny, ano lang yan, gumagawa lang ng issue yan. Diba? Kaya common sense na lang po sa mga hindi nakakagot sa nakakaintindi ng mga sinasabi at pinapaliwanag ko. Kaya lang po mga kaldab, normal lang po ba na may mga bagay-bagay na ganyan? Normal lang ba yung mga kumakalat at yung sinasabing ganyan? Hindi po, kasi sila naman po yung nag-e-edit. Sila lang naman po yung mga nagbibigay ng mga ganap. Pero kapag ka pinatikos ko na o ando na yung point na nababasag natin sila, galit na galit, diba? Pero kapag ako po yung binabasag nila, sinasabihan nila na kumbaga lahat daw ng mga pinapaliwanag ko hindi totoo, tuwan-tuwa po sila. Kaya nga po madalas tayong dinadalaw, madalas tayong pinupuntahan dito po mismo sa channel ni Mr. Destiny. Napakarami nga po mga komento na kumbaga kitang-kita naman daw po kina Alden at Catherine yung happiness. Diba? Common sense na lang po yung chemistry nila Alden at ni Mengay. Hindi po yan mawawala. Mas matindi pa rin po yung chemistry nila Main at ni Alden. Wala naman pong ka-chemistry. Pansin nyo, wala naman po talaga eh na masasabi ng pabor. Kumbaga makikita mo na yung kilig moments, wala po, wala pong ganun. Fake news po yung mga sinasabi nila at halatang halata po na hindi yun totoo. Ibang iba po yung chemistry nila Mengay at ni Alden Richards. Pero bago ko nga po pala ituloy itong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Sinasabi lang po kasi nila sa akin, hindi, aldab ka lang eh. Kumbaga kaya mo sasabi yan. Remind ko lang po sa inyo, ang cut din baguhan lang. Kung mga cut nail fans ang tatanungin nyo patungkol po sa issue ko lang Catherine at kay Daniel, ganitong-ganito rin po yung sasabihin nila. Ganitong-ganito rin po yung ipapaliwanag nila ng mga panahon
na magkaka-love team pa po sila. Kaya isang beses lang po at hindi po po pwede magiging love team ng taon. Dahil maraming ka-love team si Alden Richards na ginawa niya. Una si Julia Barreto at eto nga po yung hindi na ipalabas sa sinehan o hindi ko alam kung next year pa ito ipalalabas. Ang Out of Order, di po ba? Hindi natin alam mga ka-love kasi kung palalabas ito ng November, ng December, imposible po kasi Metro Manila po yung festival yan eh. Hindi mo naman pwedeng isabay yan dahil syempre hindi siya ganun ka yung ibig kong sabihin aksaya na ng mga budget kasi syempre pag magpapasko para sa mga bata yan pag-iipunan mo, di po ba? Dahil gastusin nga po kaya kung sasabay niya sa December eh, ewan ko lang po ha mga kaldab, hindi naman po natin hawak yung kalooban kasi si Boss Vic de Rosario wala naman pong pose eh. Walang ganap, wala man lang paramdam na eto na ipalalabas na yung ano, talagang tahimik sila sa bagay, hindi naman pwede daw talaga ipagsabay. Pero ang nakakalungkot nga po nito ay talagang naipit ang pelikula nila Alden at ni Heaven Paraleo. Napakaganda naman daw po no, sabi nga ni Heaven sa isang interview niya, talagang suspense thriller, talagang napakahusay na direktor ni Alden Richards. Talagat bawat anggulo talagang gagawin niya kapag tapos kahit tapos na raw yung pelikula basta't may role na hindi maganda ikakat niya, babalikan niya para mas maganda. Ganyan po ka stricto si Alden Richards na talagang maganda naman po ang kinalabasan. Kaya lang hindi po talaga ipinalabas eh no. Hindi talaga kumbaga wala eh, nandoon yung point na pumasok ang ABS-CBN at GMA. Kasi kay Alden po, sa mga hindi po nakakaalam kung bakit po napendi, Biba kasi hindi po kasama dun sa GMA Films. Kumbaga parang yung pelikula ni Alden at ng Biba Films. Yun lang ata. Kung matatandaan nyo kasi meron po talagang pelikula dapat sila Bea Alonso at si Alden. Hindi po ba? A Moment to Remember. Na ginawa na lang po siyang teleserye na startup pero hindi nga po nag-click kaya hindi na po tinuloy yung pelikula. Oops, issue na naman yan. Ako, maraming fans ni Bea magagalit sa'yo, Mr. Destiny. Maraming fans ni Alden na hindi, startup PH, ano naman, nag-trendy. Hindi, para lang klaro. Hindi ko napipilitan niya kasi tapos na po yun. Naipalabas na, hindi po ba napanood na po ng mga ilang netizen. Sinasabi ko lang po rito, ikinukwento ko lang po sa inyo kung bakit po ang mas pinabora ng GMA at na ni Alden Richards ang pelikula ng Hello Love Again po ba? Para maintindihan nyo rin po. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.